gagawin tayo. Samsung. Samsung 50 inches. Ang problema niyan ay nagbiblink lang yung ilaw niya. Yun o. May backlight siya. Tapos, nagbiblink lang siya. Okay. Off light natin. Power on natin. Yan. Nagbabacklight siya pero namamatay, nagbiblink lang yung red niya. Okay, so buksan natin. 50 inches, Samsung ang tatak. Ito yung model number niya. Kita ba? 50 inches, Samsung. Smart na rin ito. Okay, so ito yung kanyang power supply. Tapos, ito naman yung kanyang mainboard. At nag-iisa yung kanyang ribbon or yung kanyang LVDs papunta sa ating panel or tuckboard. Dito makikita mo rito yung CP1 to CP8 BSC GH LC1 LC2. Tapos sa kabila naman ganun din, mayroon din siya. Tapos pumasok din yan dito sa kadulo nating side source cup. Okay. So, ang problema, nagpo-protect. Kadalasan sa ganitong brand or model ay may mga damage yung clock signal. Pag may damage yung clock signal nito, automatic. Nagbiblink ito or nagpo-protect. So, gagawin natin. Try natin muna. Titingnan kong buo yung kanyang ilaw nito. Check natin yung ilaw nito. Pero sure ako buo yun kasi kadalasan talaga issue nito ay panel issue. Okay. So, pag nag-hang ka naman ng ribbon, try natin kung pag naghang ng ribbon kung magpo-protect yung unit. Okay. So hang natin ribbon, saksak natin siya. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy yung backlight nito. Pag nagtuloy-tuloy yung backlight, maaring yun. Okay, so pansin nyo, nag-protect din siya, no? Hindi rin siya nagtuloy. Ayun, nagtuloy siya, oh. Ibig sabihin, pag nakahang yung panel, hindi nagpo-protect yung mainboard natin. Tumutuloy yung bukas ng ating backlight or ating unit. So, blanco lang siya. At normal yung ilaw natin. Yun, oh. Hindi na siya namatay. Tuloy-tuloy siya. So, dito sa setup na ito, malalaman nyo kung saan yung problema. Nasa mainboard ba or yung nasa power supply? Or dito sa ating tuckboard papunta sa ating LCD? So ngayon, naghang tayo. Pansin nyo, tuloy-tuloy yung ilaw nito. Ibig sabihin, ang problema natin dito sa ating panel or tuckboard. So gagawin natin dyan, try natin ihang yung isang kaputol nito. Yan. Yung isang kaputol ng ating tuckboard, may kaputol kasi ito. Yan. Try natin ihang yan. Tapos, bunutin muna natin. Baka magkamali tayo. Yan. Kabit natin yung ating ribbon. Okay. Yan, kabit natin. Okay, so ito, naikabit na natin siya dito. Yan. So, hindi tayo pwede mag-block dito ng clock signal natin. Kasi nga, yung clock signal na nanggagaling dito, nakikihati yung kabila natin, tapos yung kabila natin. So, pag dito kayo nag-block, parehas silang wala. Kaya ang kailangan dito, pwede ka rito mag-block kung ang problema dito. So, pag ang problema natin dito, kailangan mo ng cutting method. Hindi ka pwede mag-block pag dito ang sira. Okay, cutting method pag ditong side. Pag ditong side ang sira, blocking pwede. Okay, so ngayon gagawin natin, testing natin. Naka-remove na ito.
Tingnan natin kung gagana siya pag nakaputol yung stopboard natin. Okay. So, ayan, nag-backlight siya. Tingnan natin kung bubukas ulit. Ayan, bumukas siya, no? Ibig sabihin, ang problema ng ating unit ay itong clock signal dito or swapping voltage niya. Check natin kung may display. Makikita nyo, wala siyang display. Blanco siya, no? So, blanco siya. Pero, hindi na siya namamatay. Tuloy-tuloy na yung ilaw natin. Hindi na rin ito magbi-blink. Kasi nga, bumukas na yung backlight natin, normal. Ang problema, wala siyang display. So, kailangan natin hanapin dito si clock signal. Clock signal, LC1, LC2. Try natin kapain rito. Para hindi na tayo magkakating dito or dito. Bali, ang gagawin natin ay tape method. Okay, hahanapin ko muna siya. Okay, so na-trace na natin yung circuit ng ating clock signal. So, dito nagsisimula yung STB natin. Ito, STB natin to. Tapos yung isa. Tapos ito yung clock 1 natin. Hanggang 8 ito. Tapos ito naman yung LC1, LC2 natin. Yung dalawa dito. May dalawa ding pagitan. So, try natin i-block yung clock signal muna natin. Huwag muna natin isali si LC1, LC2. 7 mula sa gilid. Yung pang 8, tapos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bali, 8, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung ating clock signal. Okay, so try natin ito. Kung ang problema ba niya ay clock signal or sa LC1, LC2. Pwede rin, ano? So mamaya, dagdag na lang tayo kung hindi siya gumana sa ganito. Ibig sabihin, hindi clock signal ang sira pag mamamatay pa rin ito. Okay, so saksak natin. Titingnan natin yung ilaw kung magno-normal. Yep. Yun. Nag-shutdown pa rin siya, no? So ibig sabihin, hindi sa clock signal ang issue. Yun, bumukas, oh. Yun, patay sindi pa rin siya. Yun, patay sindi siya. Okay, so hindi sa clock signal ang issue niya. So, binlock natin yung apat. Yung apat na signal dito, binlock natin. So, parang ganun pa rin siya. Namamatay pa rin siya, no? Yun, no? Patay sindi pa rin siya. Okay, so tuloy natin ito. Nag-block tayo dito ng mga clock signal natin. Add even. Hindi nag-normal. Nagwa-white screen siya. Tapos, guwit-guwit yung screen. So, ginawa ko, lumipat ako rito. Dito ako nag-cut clock signal muna. Saka add even. So, napadisplay natin siya. Ang problema sa screen, may guhit. Or magaspang. So, yung guhit, medyo marami-rami yung guhit na lumabas. Pero yung gaspang, natanggal natin kasi naglagay tayo ng resistor. Tapos, ginawa ko, diniritso ko yung cutting lahat hanggang dulo. Walang nangyari. Same problem pa rin ng display niya sa una nating cut ng CKB saka add-even. Hindi nawala yung mga guhit. So, bali yung ating clock signal ay 8. Itong dalawa na maliit ay add-even natin yan. Yung kasunod niyan, clock signal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 8 na pin. Yan yung clock signal natin. Tapos itong dulo, ibang signal na yan. Pati yung dito, iba rin. Pero pinutol na rin natin yan. Kasi akala natin, pag nag-cut tayo doon, mawawala yung guhit sa screen. Pero negative, ano, hindi pa rin siya nawala.
pero nagkaroon na siya ng display. Nagka-picture na siya, normal na yung picture. Ang problema, yung guwit ng screen natin, hindi talaga nawala. So, medyo marami-rami ang guwit niya. Yan, tagos siya hanggang dulo. Yun, no? Tagos siya. Tayo na lang natin. Yan. So, lumabas na yung display niya. So, makikita niyo dyan ang mga guwit na tagos. So, pag ganito, yung guwit niya tagusan, magkabilaan, tagos. Medyo tagilid na sa repair yan. Damage na rin yung ating glass niyan. Yan, no? Daming guwit niya, no? So, bali, itong side na to ang may sira. Itong side na to yung kinat natin yung clock signal. So, ang daming guwit na lumabas. Yung guwit niya, kakaiba yung guwit niya. Okay? So, una nating cutting, clock signal lang. So, ganun din. Nagkaroon din ng hairlines. Tapos, sinama natin yung ad-even. Ganun pa rin. Hindi naman nagbago siya. Tapos, inubos na natin yung isang side doon sa gilid. Ganun pa rin. Hindi pa rin nagbago yung guwit na ito. Hindi nawala. So, no choice na tayo. Nagawa na natin lahat. Hindi na nawala yung guwit na yan. So, itong side na to buo. Wala pa tayong blocking dito. Pero pansin nyo, yung guwit natin ay sagad hanggang dulo. Yan. So, hindi talaga lahat ng mga cutting method ay nape-perfect ang gawa. Mayroon talagang hindi nagagawa. Siguro medyo malala na yung problema ng ating glass kaya hindi na makuha sa cutting method.